this is Ruta. Welcome back to my channel. And this channel again is about my life here in America and my financial freedom journey here in America. So again, ito po yung kwento ng buhay ko before my life, kung ano mang meron ng life at ngayon. Again, I have a good life right now. I have a good husband, a good poor baby. So, I am happy and stress-free right now. So, bago ko nakamit yung buhay na meron ako ngayon, nagdumaan po ako ng maraming struggle in life dito sa America. I'm just so blessed that I'm surrounded with good people. So, that is the angels that God sent to me. Ang topic ko ngayon is yung mga pinagdaanan ko sa aking unang marriage. So, again, yan ang sinasabi ko sa inyo na hindi niyo kilala yung inyong magiging husband hanggat makasama niyo sila sa isang room. Or sabihin niyo, nagsama naman kami sa hotel ng 21 days. Hindi enough to you. It takes years or months or years before you will know kung sino yung taong pinakasama mo. So, may mga struggle po ako. Yun ang reason. Yun po ang reason bakit I have in my second marriage right now. Yun nga sinasabi ko sa inyo noon, sa unang mga vlog ko na when I met, nung nag-pray ako sa Panginoon na Lord, kung sino may ibigay niyo sa akin, is I will take care and be with Him in the rest of my life. Kaya nga sinabi ko sa last video na I broke that promise. Kasi hindi ko na po kaya. Nung na-meet ko yung una kong husband, okay naman siya, napaka-sweet niya, at nakita ko namang mahal na mahal niya ako. Ginawa niya lahat para lang mapasaya ako. Nakita ko na rin naman yun. Kaya lang may mga part talaga sa kanya na nakikita ko na something wrong. Pinag-pray ko sa Panginoon na sabi ko, Lord, sana mabago. Sana. At saka nag-promise naman siyang mabago siya. So, binibigyan ko talaga siya ng chance. So, hanggang nagpakasal kami, hanggang dinala niya ako dito sa Amerika, utang ko rin sa loob sa kanya na dinala niya ako dito sa Amerika. Kasi kung hindi rin naman, kaya nga, sa totoo lang, me and my husband right now, napag-usapan namin siya at saka yung ex-wife ng husband ko. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi din naman kami mag-meet ng dalawa ngayon. So, kung ano may yung struggle na pinagdaanan. Kaya nga sa pag sinabi, kung pagpipipiliin ako ng Panginoon at i-resign ko yung mga bagay-bagay na nangyari sa akin noon, kung ano ang i-resign ko doon, ang sagot ko wala. Kasi kung i-resign ko yun, hindi rin ako nandito ngayon kung ano sa aking next. Sa aking current husband, sa aking husband ngayon. So, parang way din siya sa Panginoon. So, again, ito yung mga struggle ko nung time. So, nung time na dumating ko sa Amerika, na alam ko na na walang bahay yung aking mapapangasawa. Alam ko na sa truck, truckers kasi siya, he owned the truck. Kung alam mo kung, i-search nyo na lang pag nasa Pilipinas kayo, parang hindi na intindihan kasi wala namang ganun. Pero dito sa Amerika, may mga truckers po. Yung truckers po may yung pinaka bobtail po ng yung pinaka bobtail ng truck or yung pinaka una yung worst kung saan magdadrive yung truck driver, yung wheels, steering wheels, may kadugtong po yung bed. So yung the whole thing yun, nandun na lahat, may fridge kayo, may bed, nandun po lahat except toilet po. May mga truck po na may toilet kaya lang napakalaki na po nun. Nakakabawas po yun. Kasi dito sa America, being a trucker po, meron siyang limit ng pounds na pwede niyong i-haul. So, kung may malaki kayong bed na may toilet, nakakadagdag po yun. Instead na doon mapunta yun sa yung sa product na i-haul ninyo, makakasama na po yun. Mamaminus po yun sa pounds. 80,000 pounds if I'm not mistaken. So, alam ko na po yun na yun ang buhay ko dito sa America. Pero, sinasabi ko sa kanya, bibili tayo ng bahay. Hindi lang siya umiinit. So, sabi ko, akala ko na nalagay sa isip niya yun, nabibili kami ng bahay pag nakakaraos kami. Kasi hindi naman siya mayaman. Ako naman, hindi naman ako naghahanap ng mayaman eh. Kasi before niya ako na-meet, marunong din naman akong maghanap ng pera. Matanda na ako nung na-meet niya ako. I earn my own money. So, hindi ko kailangan ng super mayaman. Kailangan ko lang ng mabait at supportado. At not only to support my needs, but to support all my decisions. And yung husband mo, partner mo, hindi yung
wife ka na parang wife ka nung mga sinaunang panahon na yes nang yes ka lang sa kanila. Hindi pwede yun. So yun, nung dumating ako dito, walang bahay. So sabi ko, so nag-submit ako sa kanya as a wife. Sumama ako sa truck po. Nagiging trucker's life po ako for 1 year and 3 months. So we roam around the whole United States. Siguro, if I'm not mistaken, United States about 50 or 51 states. Siguro mga 11 na lang na state ang hindi ko napuntahan. So, napuntahan ko po lahat yun kasi trucker na yung husband ko. So, yun. Nag-list ako dito ng mga list ng mga struggle ko sa kanya kung bakit po ako talaga lumayas, literally lumayas po ako sa kanya. Twice po akong lumayas. Nung una po akong layas, pinagbigyan ko po siya ng pagbalik ako. Pero bago po ako bumalik sa kanya, sinabi ko po sa kanya na next time na hayaan mo akong lumayas sa iyo, hindi na ako babalik. So akala niya po nagbibiro po ako kasi ang alam niya, wala akong trabaho, wala akong pera. Saan ba naman ako tatakbo? Wala naman ako pupunan. Although may New York po kami noon. Although alam niya may mag-anak ako sa Las Vegas. Pero siyempre mga kamag-anak ko naman may buhay din yun. So yun, akala niya talaga hindi ako makastand on my own feet. So ito yung mga, nilist ko yung mga struggle ko. Actually, konti lang to, marami pa. So pag nilagay ko lahat dito, baka mamaya bukas pa tayo matapos. So konti lang yung nilagay ko. So, yung una ko pong struggle sa kanya, naalala ko nun kasi first time kong sumakay or bumabiyahe lagi, yung buhay ay biyahe. Sa Pinas nga lang, nagbabamit na ako pag yung sumasakay ako ng FX or sumasakay ako ng bus from city to our hometown. Ganun po ako ka motion sickness po. So, nung time na nakita niya na nag-motion sickness ako, nagagalit siya. Ang tanong ko, mapipigilan mo ba yung motion sickness mo o yung nasusuka ka sa biyahe? Hindi naman, di ba? Nagagalit siya na bakit daw ako nag-motion sickness daw. Ewan ko. Nung time na yun, parang sabi ko sa sarili ko, napipigilan ba yun? So yun, talagang ina-understand ko na lang siya. Kasi parang siguro kaya siya nagagalit kasi natatakot siyang hindi na ako sasama sa kanya sa truck. Kasama din naman ako, asawa ako eh. At saka ang ginawa ko po sa truck nung kaya na nandun ako sa kanya, ako po yung mga gumagawa ng mga Excel file for to track po sa aming income and expenses po. Kasi hindi siya magaling sa ganun. Magaling man siya mag-drive, hindi siya magaling sa income and expenses tracking. So yun po ang trabaho ko nun. At ako po yung nagluluto. Instead na bumibili kami sa labas, ang nagluluto po ako para makasave kami. Ako yung naglo-laundry, ako yung nag-rinse, ako po yung ginagawa ko yung trabaho bilang asawa kahit nasa truck po kami. Kasi kahit natutulog kami kahit saan sa ang state. So yun ang buhay ko nung time na dumating ako dito. So yun, nagagalit siya pag nag-motion sickness po ako. Pangalawa po, nagagalit siya pag kumakain ako. Imagine that. Kaya, pag sa Pinas, diba, 3 times a day tayong kumakain. Nagagalit siya pag 3 times a day akong kumakain. At saka ako kasi yung taong pag gumising po, pagkagising lang, ayaw kong kumain. Siya kasi yung pagkagising niya, kakain na siya agad kasi magdadrive siya eh. Of course, nakain siya agad. Isiserve ko sa kanya yung pagkain niya. Tapos, ayaw kong kumain ng kumakain siya kasi kagigising ko lang. Hindi pa gising ang diwa ko eh. Parang ay, di pa ako ready kumain. So, pag nag-start po kami ng on the road po, nag-start na sila ng driving ng 8 o'clock. So, mga 10 o'clock at saka pa lang ako kakain. Pagkakain ako, tinitingnan ako. Lagi akong kumakain sa passenger side. Tinitingnan ako kung anong kinakain ko. Alam mo yung tingin na kumakain ka na naman. Alam mo yung tingin na ganun. Parang nakakawala ng gana. Para bang, tapos, nalala ko nung pag nag-aaway kami, lagi niyang sinasabi sa akin, wala kang ginawa dito sa truck, hindi kumain lang. Really? Hindi po ako kumain lang. Ako ay naglilinis sa buong truck, ginaglalaba po ako, at ako po ay pinagluluto ko po siya ng kanilang kanyang pagkain. Literally, nagluluto ako inside the truck. May single burner po kami. At ako po yung namamalingke, ako po yung nag-grocery. Ginagawa, kahit nasa truck life po kami, ginagawa ko po yung trabaho ko. Hindi po ako nagpabaya. At ako din po yung nagtatrack ng kanyang, kung ano yung pick-up niya, kung anong state po ang pick-up.
at niya, ako po rin yung nagtatrack ng kanyang road. Kung ano po yung road na wala pong traffic. Ako po yung, at ako po yung naghahanap ng mamurang gas kung saan kami nagpapapil up ng gas. May apps po ako na nagtatrack kung saan pong area na mas mura po ang gas. So, hindi po akong nakaupo lang at kumakain. Nagtatrabaho din po ako as wife. Hindi po ako nagre-reklamo kasi buhay namin yun eh. Yun yung buhay na binibuild namin. Na akala ko buhay namin. Yun pala buhay lang yun. O na nagagalit siya pag nagkaroon ako ng motion sickness. O nasusuka sa biyahe. Pangalawa, nagagalit siya pag kumakain ako. At saka, dahil nagagalit, may mga time na sobra-sobra na talaga siya. Laging yung parang di lang siya tumitingin, nagsasalita pa na lagi lang daw akong kumakain. Parang nawalan tangka ng kumain. Maniwala po ba kayo sa aking 1 year and 3 months life? Dalawang, in my whole life, mahirap lang po kami sa Pinas. Hindi po kami mayaman. Pero never po akong hindi nakakain ng 24 hours. Pero nung nakasama ko yung husband ko, twice po nangyari sa akin, 24 hours po hindi ako kumain. Kasi nagagalit siya. Nagagalit po siya. So, 24 hours po akong hindi kumain. Umiiyak lang po ako. So, in God's grace po, nakaraos naman ako. Buhay pa rin naman ako ngayon, di ba? So, twice po yung nangyari. Naiiyak na naman ako. Akala ko nakamubo na ako. Naiiyak pa rin ako. Akala ko nakamubo na ako. Pero again, guys, happy ako sa life ko ngayon. Happy ako sa my second marriage. Very opposite yung husband ko. Very, very nakamubo na ako. Akala ko wala ng pain. Naiiyak pa rin pala ako. Tagal na no? Na. 3 years ago. So, that's my third one. My fourth one is, dito kasi pag trackers ka, may yung cab ninyo or bobtail ang tawag doon kung saan, yung front part ng truck is may bed yun. Wala lang CR. Dito kasi sa Amerika, may mga truckers parking lot talaga. Yung mga malalaking gas station, naglalagay sila talaga ng malaking parking lot. May parking lot nga dito na 5,000 trucks ang magkasya. Ganun kalaki. Depende po yun sa state na kung saan may malaking parking area po or parking spot po. Kasi may mga state naman na ayaw nila ng truckers, hindi sila nagbibigay ng parking. Yung pagdating ng gabi, nagpunyong parkingan ng anong walang naramaya. Kaya minsan naranasan namin mag-park sa side po ng road. Naranasan namin yan. So, may mga state po na yung parking area po ng kung saan nagpapahinga yung mga truckers ay maraming kahoy, yung delikado, yung lalakarin mo pa yung CR na malayo, na madilim. So, may mga ganun. So, pag galit po siya, hindi po niya sinasamahan pag mag-CR po ako. Imagine niyo po, naranasan po na lumabas, isipin mo maraming truckers, maraming nagpa-park na truckers, tapos lalabas ka babae, pupunta ka mag-walk ng malayo, papunta doon sa CR, na hindi niya ako sinasamahan. Naranasan ko po, 12 o'clock, CR ako. Hindi na lang ako nag-CR kasi may lalaking isa doon na nasa loob. Paano kung may gagawin sa akin masama? Walang makakarinig sa akin kasi ang layo ng CR sa mga trucking. Saka yung mga truckers na nasa kanilang mga truck, hindi sila nakakarinig kung may mga sigaw sa labas. Kasi, lalo na pag malayo naman yung CR. So, parang naranasan ko yun. Tapos, naranasan ko rin po na, kasi pag na-truckers ka, naliligo kayo sa truck station or like may mga big gasoline station dito na sa Amerika na nag-offer ng showers para sa mga truckers. It's either magbabayad ka sa kanila ng $12, by that time $12 yun, or kukuha ka ng kanilang gas station, tapos magkaroon ka ng points, mag-build ka ng points. So yung points na yun ang magbabayad ng shower ninyo. So, pag okay naman siya, sinasama niya ako sa shower, mag-shower kami dalawa, inaantay niya ako sa labas kasi siyempre po, hindi lang po ako nagsa-shower. Pag nagsa-shower po, nagdadala po ako ng galon para kumukuha po ako ng tubig sa shower po para dadalhin ko sa truck para may tubig ako panghugas. Yun po ang buhay ko sa truck. Then, hindi lang po ako siya naliligo agad pagdating ng shower, naliligo na siya agad.
Kaya mabilis siya. Ako hindi po mabilis kasi naghuhugas ako. Dinadala ko yung mga hugasan namin. Doon ako naghugas sa shower. Nag-iigib ako ng tubig. At saka nag-wash ako ng mga underwears namin para meron kaming magamit. Hindi kami yung, kasi minsan lang kami nag-laundry. So, minsan may mga load, may mga delivery kaming kailangan ng walang stock. So, maraming ano, ginagawa ko yung wife ko kaya sa truck ako. So, pag good mood siya, inaantay niya ako. So, nangyari na yung dumating ng time na nagulat ako, akala ko inaantay niya ako sa labas. Ngayon pala, bumalik siya sa truck. Isipin mo, thousands of truckers ang nakapark. Mostly ng truckers po ay mga lalaki. Tapos ako lang po yung nandun sa shower. Paglabas ko, babae ako. Paano kung may magka-interest sa akin? Napakaliit ko pa namang bit-bitin. Talagang umiyak ako nun. Paglabas ko nang wala siya. Tapos makita ko ang daming lalaking truckers na nag-waiting. Tapos naglakad ako ng parking lot na napakalaking parking lot. Tapos nung magdarating ko sa parking lot, nakahiga lang siya. Umiyak talaga ako. Nung time na yon, nung naranasan ko yun, yun ang sabi ko sa sarili ko, hindi na safe sa akin. Hindi na safe. In fairness naman sa kanya, hindi naman niya ako sinaktan ng physical, emotional, and yung pag-treat niya sa akin. Pero pag okay siya, pag okay ang mood niya, believe me, I am a princess. I am a queen. Pero, how many days in a week lang ganun ang treat niya sa akin? One time a week, two times a week. And the other one na ginawa niya sa akin, dun ang hindi ko gusto is yung pag nag-away kami, tatawag siya sa mother niya. Kasi only son lang siya eh. Tatawag siya sa mother niya at kinagwento niya sa mother niya yung mga pinag-awayan namin. So, in short, mama's boy siya. So, yun ang ayaw ko. Kasi parang bakit problema natin to, parang sinasabi ko sa kanya, nagpakasal naman ako sa'yo, hindi naman ako nagpakasal sa'yo at saka sa mama mo. Bakit laging nandiyan ang mama mo pag may problema tayo? Hindi ba natin pwedeng isolve ang problema ng ating marriage life nang tayo lang? So yun ang hindi maganda. It's a big no, guys, if kung may mother or father na involved. Tapos ang next naman is like, pag-stress siya sa work, kasi pag, kahit owned niya yung truck, pero may company pa rin nag-hold sa kanya, which is nagbibigay sa kanya ng load and deliveries. Kasi ang income po ng truckers as an owner po, binabayaran po per mile. Kung ilang miles yung delivery mo, binabayaran po kayo per mile. So, para makakuha kayo ng load, may companies din po na nag-hold sa inyo. Unless kung gagawin din ng truckers yan, pero malaking headache na. So, may company kaming kinuha na magbibigay sa kami ng load. So, may mga minsan arguments. So, na-stress siya minsan sa company na yon. Alam mo ba, pag nag-stress siya sa work niya, automatic sa akin ang bounce back ng galit. So, dumating na nga ang panahon nga na naglalagay na ako ng headset sa akin. Ay nga, para lang hindi ko siya marinig. Parang, ninanam ko yung sarili ko sa kanyang mga sigaw sa akin. So, nilagay ko yung headset. Tapos, nung malaman niya na nag-headset ako, hinagbot niya yun. Kasi gusto niyang marinig ko ang sigaw niya sa akin. Ganun ang nangyari sa akin. So, maraming. Next is, hindi ko na ma-count. Hindi na ako nag-account kung pangilan na. Pero, nililista ko na lang. So, ang next naman na naranasan, yung naranasan ko sa ex-husband ko, kasi nasa truckers kami, di ba? Pag ang truck kasi napakalaki, i-search nyo lang kung ano yung truck sa Amerika. Napakalaki po. Hindi po lahat ng parking allowed ang truck. So, may mga, that's why may mga truckers parking area talaga. So, may mga groceries na, most of the groceries hate trucks. Kasi nasisira yung kanilang parking lot. Kasi mabigat ang truck eh. Imaginin mo, 80,000 pounds ang laman ng truck na yun. So, napakabigat. Nasisira yung kanilang parking. Like yung simentado, yung simento. Kaya yung iba, hate rocks. So, hindi po lahat ng oras pwede kami makapag-grocery. So, kaya nangyayari, nag-grocery kami ng weekly. Weekly kami nag-grocery. Or, I think weekly. So, pag yung naubos na yung aming grocery, wala na kaming food, at galit po siya, ayaw po niyang mag-grocery. Kung ayaw niya mag-grocery, hindi wala po kami makakain. Kasi hindi naman siya nagda-drive eh. Kaya magpapark doon sa grocery store eh. So, yun isa din yun. Pag naggalit siya, ayaw niyang mag-grocery. So, wala kang pagkain.
minsan lang naman nangyari yun, pero nangyari. Ang next is, nung naging 1 year na kami, ang sabi ko sa kanya, time na, bibili na lang kami ng bahay. Kasi every time po na uuwi kami sa New York, mag-i-stay po kami sa bahay ng mother niya. Yung bahay ng mother niya, may isa lang pong spare room. Tapos yung isang kwarto na yun, ay kwarto yun ng anak ng aking asawa. Kasi yung anak ng aking asawa, ay lumaki sa lola. Tapos ngayon, nung time na yun, nag-live-in ng kanyang girlfriend, so wala dun sa bahay ng mother ng ex-husband ko. So kami yung gumamit ng room na yun. So, ang hirap pag nakitira ka sa Vietnam, ang hirap. Although mabait, in fairness naman sa Vietnam ko, mabait naman siya. Kailangan niya maging mabait kasi hindi na nga maganda yung pinakita ng asawa ko eh. Pakita ko pa siya ng hindi maganda rin sa akin. So anyway, mabait siya. Kaya ang sabi ko sa asawa ko, na, kaya tayo nun namin bumili ng bahay. Kasi ang hirap na nakikitira lang. Kasi hindi naman kami habang buhay na nasa road. Kasi may time din naman kami nagpapanya. Paano pag may mga check-up? Paano pag may mga occasions? Nandun kami lagi sa mother niya. Ang hirap po, ang hirap. Kahit mabait yung mother niya, ang hirap na nakikitira. So sinabi ko sa kanya na pwede bang bumili natin ng bahay? Di bali ng maliit, bilhin natin ng bahay. Alam ba kung anong sabi sa akin? Ba't ako bibili ng bahay? Lagi naman ako sa road. Sinong titira? Ikaw? Sa isip-isip ko, sinong titira? Ako? Oo nga, ako. Asawa mo rin naman ako ah. Tapos yun, yun ang nagagalit siya pag yun ang ino-open ko. Kasi ayaw niyang bumili ng bahay. Ang iniisip ko naman po, hindi habang buhay na sa road na yun. Paano pag nagkasakit siya? Paano pag hindi na siya pwedeng mag-drive? May time na may sakit siya, hindi siya pwede munang mag-drive. Lagi lang ba kami nakatira sa truck? Although may bed and truck, pero walang CR po. Walang CR and truck. So, walang tubig. Walang faucet na, walang tubig. Kailang mag-iigil. So, yun ang ina-explain ko sa niya. Pero ayaw po niya. Ayaw niya. Kasi nagagalit siya. Kung sino ba daw ang titira. Kung ako ba daw. And then, hanggang lumaki na yung away. Tapos ang pangala, ang next is, may anak po ako sa Pinas. Isa po yun sa aking, nung bago ako umuo na pumunta dito sa Amerika, sabi ko sa kanya, since wala akong trabaho, ayaw mo naman akong patrabahoin, ikaw magpapadala ng konsumo ng anak ko kasi may anak po ako sa Pinas at nag-aaral. Nasabi niya, yes. In fairness naman sa kanya, nagiging good father siya ng anak ko. Actually, nagiging close siya ng anak ko kasi nag-stay naman siya sa Pinas ng 1 year. So, nagiging close siya ng daddy nga ang tawag ng anak ko sa kanya. Nagpadala naman siya sa anak ko, but pag time na galit siya, hindi siya nagpapadala sa anak ko. Never siyang magpadala pagalit siya. Kaya dumating na yung araw na pag-grabbing na pag-grabbing yung nagbago talaga siya. Kaya sabi ko sa kanya, mag-work na lang ako. Hindi na ako sasama sa iyo sa truck. Mag-work na lang ako. Umuwi ka na lang ng monthly para magsama pa rin tayo. Pero kailangan ko mag-work. Nagalit siya noon. Sabi niya, kaya kita din nalang dito sa Amerika para tulungan mo ako sa truck at hindi mag-work. So, ang tanong ko naman, kung hindi pala ako mag-work, bakit hindi ako pwedeng kumain? Pag nagalit siya, hindi siya nagpapadala sa Pinas. Maraming hindi ko pwedeng gawin. O wala akong magagawa kasi wala po akong pera, wala akong trabaho. So, yun. Hindi siya pumapayag na magtrabaho ako. So, yun. Iyak na lang ako. Iyak, alam mo ba, in my week, siguro so 1 week, siguro 6 days doon, umiiyak ako. In my whole life. Sa trucking life. Yun ang maraming bagay na ginawa niya sa akin. Yun ang reason po na lumayas talaga ako. Literally, lumayas po ako. Kaya po sinasabi ko sa inyo na as possible po, huwag kayong pumunta dito ng married po kayo sa Pinas kasi mahirap po. At kung pwede fiancé, as possible fiancé po. So yun, yun ang struggle ko pero hindi ko, naiiyak pa rin ako. Ngayon na naiiyak ako kanina nung salita ako. Pero I'm okay. I'm really okay. I'm so happy in my second marriage. I am happy and I have a good job right now. And I earned good money. Hindi ko rin, ngayon wala naman akong galit na sa aking ex-husband. Wala na akong galit. Kasi naisip ko na lang, naging way din naman siya para magpunta ako sa aking husband na yan. Nagiging way siya ng Panginoon. Kasi kung iniisip ko, kung inalagaan niya ako, kung minahal niya ako, hindi niya ako minaltrato, hindi ko ma-meet ang husband ko ngayon. So, my purpose, everything happened for a reason. Believe me,
kung nasa struggle po kayo ngayon, kung nasa problema, always remember, everything happened for a reason. May isa ngayon, hindi niyo po maintindihan. Pagdating ng araw, maintindihan niyo po. Dati, umiyak ako, sinisisi ko yung Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko sa inyo na matagal akong nag-asawa. 37 akong nagpakasal. Talagang pinili ko yung mapapangasawa ko. Kasi sabi ko, kung sino man yung mapapangasawa ko, siya na yung habang buhay. Pero bakit, Lord, ganito ang nangyari? Pero ngayon, masaya na ang buhay ko. Naisip ko na lang, wait yung Panginoon na minaltrato niya ako. Wait yun ang Panginoon na pinabayaan niya ako. Kasi kung hindi, hindi naman ako lalayas, di ba? Kasi promise ko kayo sa Panginoon na I will live beside Him till death. So, hindi ko nagawa yun. So, yeah. So, yan. I hope, guys, may natutunan kayo. Actually, wala naman tayong natutunan kasi buhay ko ito. Pero, ang ibig ko nang sabihin, kung ano man yung struggle ninyo, i-pray nyo lang sa Panginoon at maghanap kayo ng way. Yung way ko po ay lumayas ako yun ang way ko. Lumayas talaga ako. So, from New York, nag-remain po ako ng 6 to 8 hours, I think, papunta dito sa state kung saan ako ngayon. So, lumayas ako. Yun ang aking corrective actions. Yun ang aking corrective actions sa mga nangyari sa akin sa New York. So, lumayas po ako. Okay, guys. I hope, I don't know if you learned something, but that is my life. Isinare ko lang sa inyo para maintindihan niyo bakit nandito ako sa South Michigan marriage. Okay, bye-bye guys. Have a good day. Be safe out there. And please find your happiness. And may paano ko na-find yung happiness ko po? Lumayas ako. Lumayas ako sa dati kong buhay. So, now I'm good. Okay? Bye-bye, guys. See you in my next video. And thank you for watching on my videos. And I really do appreciate it. Bye-bye.